Hi guys, Jello here. Gagawin naman natin itong microwave oven na to, guys. Ang problema nito, guys, nagpuputok-putok doon sa may loob. Dito sa may loob dito, nagpuputok-putok siya. So, sasaksak ko yan, guys, para mapakita ko sa inyo na kung ano yung sinasabi ko, kung bakit siya pumuputok-putok. O ano yung pumuputok-putok na yun, guys. Tapos ang tatak nito, guys, parang wala yata. Home ko yata yung tatak nito. So yun, guys, yung pinaka-presyo niya, 2,499. So ang mura na lang ng mga microwave oven ngayon, no? Dati pumapalo pa siya ng 5,000 o 3,000, ngayon nasa 2,499 na lang siya. So yun, guys, saksak ko to para masabi ko sa inyo kung ano yung gagawin natin dito. So tingnan natin, guys, kung ano yung problema niya. So yun, guys, isasaksak ko. Wala pala akong terminal dito, so lalagyan ko na lang ng wire. So yun, guys, niligaw ko na siya ng mga wire yan, clip. So wala kasi akong adapter niyan. So isasaksak na natin to. So checkin natin, guys, kung ano yung problema dito. Pwede sasabi ko sa inyo. So yun, guys, okay na. Meron na siya. So yun, guys, pasan natin. So lagyan natin ng tubig. Tingnan natin, guys, kung iinit siya. So 1 minute natin. Kaya 1 minute. Oh, nag-start na siya kagad. Ayun, oh, nakikita nyo, guys. Ayun nangyayari. Kita nyo? So start natin. Ayun, guys, oh, puputok-putok siya. Ayan, guys. Stop na natin. So yung, guys, yung nangyayari sa kanya, napuputok-putok-putok siya. So titingnan natin, guys, kung bakit siya gumaganon. So kung ano ipapalitan natin, no? So tara, buksan natin to. So yung, guys, ito yung mga tornillo niya. Ayan, tatanggalin ko muna yan. Tapos ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga loob niyan. So paklasin ko lang yan, guys. So natanggal ko na yung mga tornillo niyan. Ayan, tanggal na. So hilahin nyo lang dito papunta sa'yo. Pagpunta dito, ayan. So yun ay makikita natin, guys. Kabago-bago pa, oh. Bago pa siya. Ayan, oh. So yung, guys, yung problema niya, ayan, oh. Doon na yung nasira sa kanya. Ito. So bubuksan natin itong magnetron niya na to, guys. Itong magnetron niya na yan, yan. Ayan, bubuksan natin to. So yun, guys, to. Kasi yung nangingiti mo, so siguro malamang yung pinaka antena nito, sira na rin siguro yun o sunog na. So bubuksan ko to, guys. Papaklasin ko muna to, titignan ko yung loob nito. Saka yung pegaw yung papalitan din natin. Sa tignan natin, guys, kung ano yung gagawin natin dito. So yung, guys, sira na to. Ito sira. Papalitan natin yan. Ito. Itong antena na to. Meron naman tayo makukuwang ganyan yan, guys. Ito lang. Papalitan natin to. Tapos, yung... Saka ito, guys. Yan. Ito. Yung pinaka dito. Nakikita nyo ba, guys? Teka lang, wait lang. Nakikita nyo, guys, yung loob? Hindi. Hindi masyadong makita, no? So yun to, guys. Pipituran natin to. Tatagalin natin yung peka doon. Wait lang, guys. Ito yung peka, guys. So ito. So tatagalin natin to. So papalitan natin to, guys, kasi sira na. So ayun, oh, sunog na siya. So papalitan natin to. Tapos to, lilinisan nyo to. Yan yan, guys, lilinisan yan para pinturahan nyo ulit. So pipinturahan natin yan, guys, kasi matidetect niya pa rin na metal yan. So kailangan mo wala yan ganyan. So kaya nito sa loob na to. Yan, ayun, oh, yan itim yan, oh, metal to, eh. So pipinturahan nyo yan, guys, ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pipinturahan. So lilinisin ko muna yan, guys, ha. Yun. So yun, guys, pupunasan ko muna to. Ito, pupunasan ko yan. Pupunasan ko to. Saka dito sa taas. Ito kailangan, punasan nyo rin to. Para yung pipinturahan natin, kumapit. Kapit. Yan, ito na natin dito. Yan, pupunasan nyo lang, guys. Kasi madidetect niya pa rin na
Ako kasi ganito kasi ako pag gumagawa. Pipinturahan ko siya. So, lilinisin ko muna to. Pwede naman liyahin. Pero mas okay kasi pag ganito eh. Punasan nyo na siya. Pupunasan nyo na siya. Yan. Tatanggalin nyo lang yung mga itim-itim doon. Yan o. Oh. Yan. Yung pinaka-itim-itim dito guys. So, punasan ko muna to. Tapos yun sa loob din. Ito, ito. Pupunasan nyo rin yan guys. Yan. Dito. Yan. Punasan nyo yan. Yan. Para wala siyang madetect na metal o bakal. Set. Tapos pag ano, pipiturahan natin yan. Saan, pwede nyo lang ispray yan dito. Ito, yan ang ni-spray ko yan guys. Yan. Kasi pwede siya sa heat. O, yan o. Kung mapapasin nyo guys, meron din naka-drawing dito na pwede siya sa mga heat. O, sa mga motor. Pwede siya guys, ayan o. Sa kalan. O. So, ito yung pinipitura ko sa kanya guys. So, yan to. Ito. So, pipiturahan ko lang to. Sa kanya sa loob. Saka to guys. So, ispray ako muna siya ng itim. Tapos ako siya ispray na puti. So, yun ang ginagawa ko dito guys. Para mas kapit yung pintura guys. So, ispray ako lang muna guys. Ispray ako muna guys ang itim. Sa pinakadulo nito. Tapos yun sa loob. So, yan lang. Ispray ako siya. Ispray ako siya doon. Tapos doon. Pinakaloob niya. Para hindi niya matitik na may bakal. Ayan. Ew. So yun guys. Siguro dito puti na lang ilalagay natin dyan. So patuloy lang muna natin guys. So ayan. Patuloy ko lang muna ng konti yan. Tapos ispray ako ulit ang puti yan. Ito naman guys. Ito puti na to. So tapusin ko lang muna to guys. Mag-aano muna ako. Ispray ako lang muna to. Ito, ispray natin dito. Ayan. Ganyan lang, konti lang. So yun lang guys oh. Patuyin ko lang muna yan. Tapos babalik ako kayo. Pag ginawa ka nyo guys, tuyo na, pwede na to. Patungan na natin yan. Sa patungan na natin yan guys. Nang puti. Pwede naman itim na guys, huwag nyo na patungan. Eh ako kasi gusto ko kasi patungan. Sa pinakaloob niya. Yan. Kahit huwag yun na patungan guys, kung basta piniturahan niya na, okay na yun. So yan guys, patutuyin ko na lang yan. Tapos, doon na tayo sa pangalawang step. Kung ano yung papalitan natin guys. So, turo ko sa inyo yun guys. So yun guys, tingin muna natin itong magnetron na to guys. Kung buo pa. So natitest naman yan. Times 10 yun na lang. Tapos, tingin nyo to. So pag pumalo yan guys, buo pa. Dapat wala siyang ground. Pag may ground na to, sira na to. So okay pa to. Buo pa yung magnetron natin. Itong ano natin guys. So ang papalitan lang natin ito. So ito yung ipapalit natin sa kanya guys. So tatanggalin lang natin to. Kasi na ipapalit natin guys. So tanggalin ko muna. At pakita ko sa inyo guys kung paano siya ikabit o baklasin. So yun guys. Tanggalin ko muna. So yun guys, natanggal na. So yun lang yung gagawin nyo, ikot nyo lang. So ito na ilagay nyo. So linisin lang natin to. Nang konti. So yun guys, ididikit na natin dito. So pinunasok ko na rin naman yan. So ito, try natin ito guys, lagay dito. So ginagawa ko lang panigid dito, pwede naman yung epoxy o glue. Yun na lang ilalagay ko dito guys, yung glue lang. So dinidikit ko lang siya dito. So, dikit ako muna ito guys.
Meron kasi yan guys na diipit. Kaso wala naman tayong diipit na gano'n. So ito na lang nilalagay ko. Itong glue. Ano na to kasi guys eh. Ano na. Nahanginan. Ayan. Kaya ito na yung nilalagay ko. Hindi na siya mapindot. Pero pag natuyo naman to. Pag natuyo naman to guys. Mahirap na tanggalin. Mahirap na siya tanggalin guys pag natuyo na to. So, hintay lang natin guys matuyo yan. So, okay din siya. Tagalin muna natin to guys. Tagalin muna natin sa iba to. Tapos dito naman tayo. Ito naman guys yung gagawin natin. Ito. May mabibili rin kayong ganito. So, ilalagay nyo lang dito guys. Ipapatong nyo lang. Tapos saka natin siya. Ang mamargin na ng ballpen guys. Para makuha natin yung pinaka tsura niya. So, yeah, tanggalin ko muna to guys. So, putulin ko muna. Tanggalin ko muna to. So yung guys, na-margin na natin siya. Ayun na, meron na siyang mga pattern. So, gugupitin mo lang yan. Gupitin lang natin to. Gupitin lang to guys. So yung guys, ang pangit na pagkakagawa ko pero okay na yan. Magkamukha naman eh. So yung guys, okay na to. So ibalik na natin to. Guys, ikabit na natin to doon sa loob. Kahit pangit yung pagkakagawa ko, kopya naman eh. So buksan, lagay na natin to guys. Isa pinakaloob niya. So ito. Lagay lang natin dito yan. So yun guys, okay na. O, diba? Sakto naman siya sa paggupit natin. Kahit pangit yung pagkakagawa natin, okay na. So ito, kabit na rin natin to guys dun. So tunilyo na rin natin to. Tapos checkin na natin guys. So okay na rin naman yan. So so, tunilyo ko lang to guys. Tunilyo ko lang to. So, yun guys. Ilagay na natin to dito. Ayan, ganyan lang naman yan. Kung ano yung pagtanggal nyo, yun din ang pagkakabalik nyo. Ayan guys. Ayan. Tapos ito, tunilyo na dito yan. Dito na naman nakalagay yan guys. So tunilyo ko muna yan. So yun guys, tunilyo ko na. So ikabit ko na rin siguro yung likod. Para tuloy-tuloy yung testing natin guys. So testingin na natin to. Ha? So balik ko muna to. So yun guys, yun na, binuo ko na, lagay ko na to. So isasaksak na natin guys. So saksak na natin to. Tingnan natin kung sasabog ulit. Sasaksak na natin siya. So lagyan natin siya ng tubig.
Tubig, guys. So, yan na. So, tingnan natin, guys, kung magkikisplit siya. So, lagyan natin sa 1 minute ulit. Strike na siya. Nag-play na siya agad. So, yun, guys, pasin nyo yung liwanag na, no? Yung ilaw. So, hindi na siya puputok-putok. So, tingnan lang natin, guys, kung iinit pa siya. O, iinit pa yung tubig na nilagay natin. O, yung tubig na nilagay natin sa baso. So, yun, guys, wala na kayo napapansin na tumutunog. O, yung tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Gumaganon. So, wala na. So, yun, guys. 20, o, 19 minutes. So, yun, guys. So, wala na siyang nag-short sa loob. So, titignan lang natin, guys, kung iinit, o. So, guys, tapos na. Nag-zero-zero na siya. So, tingnan natin, guys, kung iinit. So, yun. Ayun, guys. Ay, saba. So, yun, guys. Kumukulo. Hindi na mahawakan. Ouch! Init. So, yun, guys. Okay. Okay yung ginawa natin. So, okay na to. Pwede natin na itawagin yung may-ari. Nakuhanin na to. So, yun lang yung ginawa natin, guys. So, sana nakatulong ko sa inyo, guys, kung paano paggawa nitong microwave oven na to. So, maraming salamat, guys, sa pagsama. So, paalam!